So ngayon, ang masasabi ko mga ka-vloggers, nagkataon, nagamit-gamit ninyo siya, biglang nagkaroon siya ng leak, umuusok nga po yung mga louver. Gawin nyo, buksan nyo na po yung mga bintana, kung may paparada ninyo yung sasakyan, lumabas na muna kayo, huwag nyo iris yung kalusugan nyo mga ka-vloggers. Delikado po yung gaya nga nasabi ko. Mahirap na lalanghap yung amoy ng prion tsaka ng may kahalong amoy ng langis po yon. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka-vloggers! Aww. Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, nandito pa rin po ako sa loob nitong sasakyan, kaya ganito yung ilaw natin. Gusto ko lang po kasing gawing topic naman natin ngayon. Yung halimbawa, tumatakbo kayo. Ayan, ito ha. Halimbawa, umaandar yung sasakyan. Ayan, katulad nito ngayon, umaandar siya. Naka-aircon kayo, malamig. Bumibiyahe kayo. Matakbo. Bigla pong may umusok dito mga ka-vloggers sa louver na normally hindi nyo naman nakikita. Meron po kasi iba na marumi. Alam naman nilang lagi umusok kasi hindi nag-automatic. Normal nangyayari sa kanila yon. Pero yung kayo, alam nyo ganyan lang lagi. Nagpapahingan ganyan ng evaporate, ayang compressor. Biglang mayroong uusok. Kakaibang usok tapos may amoy na mabaho mga ka-vloggers. Patayin nyo na po kagad ang aircon nyo nun. Off nyo kagad mga ka-vloggers. Huwag nyo nang buksan. Buksan nyo na lang mga bintana. Hanggat maaari nga, lumabas po kayo. Kung magagawa po ninyo mga ka-vloggers na makakalabas na lang kayo, parada nyo muna yung sakyan, pabayaan nyo muna mag-leak yun, gawin po ninyo. Na once siguro susubukan na ninyo, mga kalahating oras o ano, tapos bukas po yung mga pinto, saka nyo subukan muna kung wala na yung lamig. Kasi mawawala na po yung lamig nun. Evaporator po ninyo nag-leak mga ka-vloggers. So, huwag nyo na pong buksan or mag-blower kayo. Saka sarado na may mga bintana pag dadalhin nyo sa technician. Huwag na po mga ka-vloggers. Basta nangyari na po na merong umusok na ganun, 100% po butas ang evaporator ninyo. So, nagkataon na habang gamit ninyo, dahil marami kasi sa pangyayari ng ganyan, nagkakaroon ng leak, yung minsan pagpatay nyo, halimbawa, malamig sa nung gabi, siyempre, habang umaandar po kasi ang aircon, mababa po yung pressure ng suction. Ang evaporator po nandun sa suction, di ba, sa linya niya. Low pressure po siya dyan. So, ngayon, mga ka-vloggers, kadalasan, kaya nga mga naglilik sa mga ganyan, pag nakapatay, dahil mataas ang pressure na niya, babalik siya sa mga 100 o 90, depende sa lamig ng panahon. Pero mataas, pag umaandar, kadalasa kung kotse nga, mga 20, mataas na yung 30 dyan, na reading sa gauge, sa pinaka-gauge niya. So ngayon, ang masasabi ko mga ka-vloggers, nagkataon, nagamit-gamit ninyo siya, biglang nagkaroon siya ng leak, umuusok nga po yung mga louver. Gawin nyo, buksan nyo na po yung mga bintana, kung may paparada ninyo yung sasakyan, lumabas na muna kayo, huwag nyo iris yung kalusugan nyo mga ka-vloggers. Delikado po yung gaya nga nasabi ko. Mahirap na lalanghap yung amoy ng prion tsaka ng may kahalong amoy ng langis po yon. Parada ninyo, siguro after mga kalahating oras o ano, sandali, mauubos naman yun. Bukas yung mga pinto, saka nyo itry, makita nyo wala na po siya lamig. Kailangan talaga yun, dalhin nyo sa mga technician dahil siguradong butas ang evaporator at papalitan na po yun. So, yun lang po mga ka-vloggers, gusto ko pong sabihin sa inyo kasi mahalaga po yun. Sana po nagkaintindihan tayo at may natutunan na naman kayo sa vlog na to mga ka-vloggers ha. Ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po, pinakabagong edition ng aking vlog, vlog, vlog! Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo.